paano mag-shine ng bots? Yung iba, kapag nag-shine sila ng bots, sinusunog nila, no? Nilalagyan nila to ng kiwi, tapos sinusunog. No? Sinusunog. Kapag sinusunog mo kasi, matagal, no? Matagal yung pag-shine ng bots, siguro aabotin ka ng 2 oras bago siya kikintab. And yung iba naman, nilalagyan ng kiwi, tapos may bulak, kinashine. Mas matagal yon. Sa akin, saglit lang, no? Saglit lang na mag-shine ng bots, na standard na pagka-shine. Ano, papaano nga ba? Una, gamit yung ating kiwi, di ba? Of course naman, kailangan may kiwi. Tapos kahit walang ano, ganito lang. Kamay, walang anong rugs ba yan, o pang-shine. Ito lang, no? So, ang paglagay, ganito lang. Lalagyan mo lang siya, pupunuin mo lang siya ng kiwi, no? Ayan, pupunuin mo siya ng kiwi. Kamay lang, para magandang pagkalata. Kasi kung, ano, kung yung rugs yung gagamit niyo, yung pang-shine, mag-a-absorb yung kiwi doon sa, ano eh, doon sa basahan, parang ganun lang. Mag-a-absorb siya. Doon siya sa tela na pang-shine, mag-a-absorb kiwi. Pero ito, hindi. Okay? Ito lang. No? Iba-balance mo lang siya. Hanggang sa malagyan lahat. No? Saglit lang to. Wow! Mga 5 minuto, tapos na yan. 2 minutes dito. 2.5 minutes. Tapos na to, no? Yan, buddy. Kailangan nyo itong malaman kasi pag nasa servisyo na kayo, alam nyo na kung paano mag-shine. Okay? Ito lang kasimple. Yan, kung nalagyan ko na lahat yan, medyo kapal-kapalan ko lang kunti. Para mag-a-absorb yung kiwi doon sa boots, sa combat boots. And this is tropical boots. And other term nito is combat boots. Part of the uniform. Yan. Maganda kasi pag shiny yung boots mo. So, ipapalas ko lang to. Lalagyan ko lang lahat yan. Okay? Yan. Nalagyan ko na siya lahat. 2 minutes. Dito na naman kabila. Ginawin natin. Tamihan natin kunti. No? I-cover natin lahat para maganda tingnan. Okay? Cover natin para maganda tingnan. Bali. Hindi lang. Kakaibang approach na yun. Wala to sa libro. Okay. Ito lang. Kapala natin kunti. Ibabalance muna natin lahat ng kiwi doon. Lagyan natin, siyempre, lagyan natin sa taas. Okay. Yun. Ilang minuto na ba? 3 minutes? 4 minutes. Okay. 4 minutes na daw. Ngayon, ibabalas lang natin. Samihan at ibabalas natin. At ipahid natin ng paulit-ulit. Ayan. Saglit lang. Ang iba, abutin 2 oras. Okay. 2 oras, 3 oras pa para maganda yung pagka-shine. Napaka ano yun, time consuming. Ang makakasave ka dito yung effort. Turo ko sa inyo mamaya anong next na gagawin nito pag nilagyan na siya. Na? Pag makapag-intay ka dyan, tuturo natin. Anong susunod pag malagyan mo na lahat? Isa-shine na pa siya. Importante dito yung nandito sa harapan, no? Kasi ito yung lagi nakikita ng tao eh. Okay, sa harapan. So. Okay? So ngayon, yung iba, nalagyan ko na lahat, di ba? Yung iba, pagkatapos nalagyan ng kiwi, isa-shine nila agad ito. Para sa akin, ang tagal yun. Ang tagal, pakintabil. Pero ngayon, nung gagawin natin nito, I let it dry for 24 hours or 1 day. Hayaan ko na lang magda-dry yung kiwi. Alam ko na lahat ng bagay may maturity.
So kailangan natin absorb natin at ipa-dry natin yung kiwi sa tumpat pots. Ngayon, after 24 hours babalikan natin 'to. Bukas ng hapon, no? Babalikan natin 'to at yung panahon na yun, yun yung right time para shine na natin siya. Tingnan natin kung ano yung resulta after 24 hours. Okay? So save the video. Stay tuned. Babalikan natin after 24 hours. Saka natin na isa-shine, no? Gamit yung isang pranila, kung tawagin. Kung walang pranila, yung extra na medyas, no? Extra na socks na cotton, okay na yun. Basta cotton, maganda yung tela. So, isa-shine natin after 24 hours a day. Tingnan natin kung gaano kabilis. Bigyan natin ng full time para makapag-dry yung ating kiwi. Okay ba? So ngayon, after 24 hours, subukan natin gaano kabilis mag-shine. So, subukan natin. Time start now. Ganito lang siya, kabilis. Okay ba? Yan lang kasi, yun lang. Yan. So ito naman, ginagamit ko to for 1 week, no? Pagpasok sa opisina, mag-shine, maglalagay naman ako ng kuwat bots sa Saturday. Kalinggo ganito, ito yung routine ko. Mag-shine ng bots. Maglagay. So, gawin natin... Nakasimple. Ha? Naging ano na siya? Ah, ayan o. Itako naman yan. Kailangan na magbabad ka ng ilang oras para maging shiny yung boots mo. Basta sundin mo lang yung tinuturo ko sa'yo. Okay na yun. Okay. Maganda kasi pag naka-dry siya, dry na dry siya, yun yung panahon na kailangan natin mag-insert ng import. Liliabutan na mga ano to, 15 minutes itong dalawa na to, tapos na to. Tapos na, tama na. Ubos na ang pag-ibig ko sa'yo. Sa pag-share naman kasi, kailangan patience tayo, no? Patience. No? Hindi siya parang sili na aanghang agad. Patience. Attitude building din ito yung pag-share, eh. Ah, tagal naman. Tagal naman mag-shine. Kibaba, di. Yung resulta niya. Standard. Okay. Ayos ba? Ilang minuto na? 5 minutes. Magpa-5. Hmm? Wala ng 15 minutes na maubos. Tapos itong dalawa na. Okay. Diba? Ngayon, hindi natin bigla ito hanggang paulit-ulit ito ginagawa. Sa Thursday, maglagay ka ng kiwi. Sa Sunday, noon ulit. So, kung paulit-ulit na ito, makikita natin yung standard habang tumatagal, nandidevelop yung kiwi, no? Magiging ano siya, shiny na yung buds mo. Hindi siya natin biglain.
di ba? Ayos? Kintab na ba? Kintab na. Kina? Ito ulit. So, kung ba't bots ko, ako lang nagsisign. Okay? Maganda dito yung tila na ano, tila na yung pang shine mo ay yung cotton. Maganda kasi siya. Okay. Oh. Ayos ba? Pwede na ba? Yun yung sinasabi na sobrang kintab na kintab, yun yung madidevelop siya. At ulit-ulit natin ginagawa. Puro dahil bago pa lang siya natin din niya develop kung hanggang saan ang kaya niya yung kintab niya. Ano yan, na-develop na siya. Yan. Darating din tayo dyan. May maturity yung lahat ng bagay. Yung prutas nga nanginog siya. Diba? Diba, masyadong pantay yung pagka talaga na ng... Tapos na tayo. Ilang minuto? Mini-stop ka? Wala. Okay. Okay. Tapos na. So, ganun lang kasimple, no? Kailangan lang natin na bigyan natin ng panahon na maging mature yung pag-dry niya ng ating kiwi para madali lang siya i-shine. Kaysa maglagay ka ng kiwi, i-shine mo na agad, basa pa eh. So yun matagal na magiging shine. Okay? Yun lang. At maraming salamat. Kung nagustuhan mong ganitong vlog, pakishare niyo na dun sa mga Facebook friends niyo or sa mga kasamahan niyo na gustong matuto kung paano mag-shine natin. Kakaibang approach ng tulad nito. Kakaiba na tulad. Approach ni Troy BG. Okay? Maraming salamat and mabuhay kayong lahat.